Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at welcome back sa pagbaba ng ring ni Leo Santa Cruz pagkatapos manalo sa laban kontra kay Kenan Carbajal. Hindi naglaon, ito na ang eksenang sumunod na nangyari. Mga kakwento, nag-cross nga ang landas nila ng ating WBC Featherweight Champion na si Mark Magnifico Magsayo at ng WBA Featherweight Champion na si Leo Santa Cruz. At dito natin maririnig na sinabi ni Mark Magsayo na good fight raw. At ang ating makikita rito mga kakwento ay itong si Santa Cruz ay may sininyas kay Mark Magsayo. Kaya suminyas din itong si Magsayo. Mga kakwento, mas mabuti siguro na ating panuuring muli. Mga kakwento, kung ating titingnan sa personal social media account ni Magsayo, dito natin mababasa na Leo Santa Cruz Meet Next Fight Challenge, Unify WBA WBC, at may mga hashtags pa na hashtag Magsayo Santa Cruz, hashtag WBC, at hashtag WBA. At ang video na ito ay may mahigit 9,000 views na and still counting. May total reactions naman na mahigit 3,700 with 241 comments and counting. Mga kakwento, sinyalis na kaya ito na kung sakaling magkukross muli ang landas ng dalawa, hindi kaya sa ibabaw na ng ring para sa kanilang Featherweight Unification Title Showdown. Mga kakwento, para sa inyo, sino nga ba ang dapat na susunod na makakalaban ni Magsayo? Ang WBC Featherweight Mandatory Challenger ba na si Ray Vargas o di kaya si Leo Santa Cruz na para sa Unification World Title Fight? Mga kakwento, paki-comment lang po sa baba kung ano nga ba ang masasabi nyo dito. Samantala, ito ang unang pagkakataon ni Leo Santa Cruz na lumabang uli pagkatapos pinabagsak siya sa 6th round ni Gervonta Tank Davis sa kanilang championship match noong October 2020 na ginanap sa Alamo Dome sa San Antonio. Mga kakwento, sa laban nila ni Carbajal at ni Santa Cruz, ito po ang judges scorecards, 100 against 90, paborian kay Santa Cruz. At kunting trivia lang mga kakwento, itong si Kenan Carbajal ay pamangkin po ito ng legendary light flyweight champion na si Michael Carbajal. Samantala, marami po ang nababahala dahil sa pagdating ng pangalawang round, nagkaroon kasi ng accidental headbutt at itong si Santa Cruz suffered a cut beneath his left eye. Kaya dahil dito, pinatigil muna ang laban at tinignan ang kondisyon ng cut ni Santa Cruz. Pero ipinakita lang ni Santa Cruz kung gaano nga ba siya katibay at nagpatuloy pa rin siya sa laban at mas lalo pa siyang naging agresibo. At sa pagsapit naman ng pang-anim na round, ang ringside doctor naman ay nag-check muli at ang cut naman ngayon ay nasa right eyelid naman ni Santa Cruz. Pero sa pangalawang pagkakataon na tinignan ng doktor ang kanyang sitwasyon, kaya ba mas lalo pa siyang naging busy sa pagpapakwala ng mga suntok hanggang sa last round ng kanilang laban. At ngayon naman mga kakwento, itong si Santa Cruz ngayon ay may kartada na 38 wins, 2 losses, 1 draw at 19 knockouts. Samantala, Keith Thurman is back. Pagkatapos lumipas ang halos 3 taon na walang laban, sa wakas naitala niya ang solid win over Mario Barrios as the main event sa Las Vegas, Nevada. Nanalo si Thurman via unanimous decision with the judges' scorecards na 117, 111, 118 at 110 at ang isa naman ay 118, 110 din. Mga kakwento, ang 33 taong gulang na si Thurman ay huli po natin nakita sa isang world title fight sa taong 2019 pa. Kontra yan sa the only 8th division world champion na si Manny Pacquiao. Nalan away mga kakwento, marami po ang nagtatanong kung bakit nga ba natagalan itong si Keith Thurman na lumaban. Mga kakwento, ito po ang kasagutan. Marami po kasi ang mga dahilan dyan at isa na dyan ang kanyang pagpapagaling sa kanyang hand surgery. Mga kakwento, bagamat nakapuntos man si Barrios ng ilang mga sulid na mga body punches kay Thurman at nakikita nating medyo dinadamdam talaga ito ni Thurman at minsan pa nga ay tumatakbo siya para maiwasan ang mga body blows na pagkakawalan ni Barrios. Pero nangingibawo talaga ang mga patama ni Thurman kay Barrios at nakatanggap nga ito ng pinsala sa kanyang muka. Mga kakwento, ang kartada na ngayon ni Keith Thurman ay 30 wins, 1 loss at 22 knockouts. Mga kakwento,
Isa rin po ba kayo na nasiyahan sa sulidong napanood nyo na laban nila ni Keith Thurman at ni Mario Barrios? At mga kakwentong nakakapanabik talaga na kung sakalimang sila ni Leo Santa Cruz at Mark Magnifico magsayo ang maglalaban para sa Unification Featherweight title fight. Pero kahit sino man sa kanila ang susunod na makakalaban ni Magsayo, maging si Ray Vargas man yan o si Leo Santa Cruz, sana ang mananatiling kampiyon pa rin ay si Mark Magnifico Magsayo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. Pero baka naman ay hindi mo pa nagawa ito, ay aba gawin niyo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga Kwentong Di Pa Na Kwento. Sa inyo.